So yun, what's up mga kaibigan? At ngayon naman ay magkakabit tayo ng mini driving light. Yun. Ito ang mini driving light ko. Binili ko ito sa Lazada. Ito ay Lumina Pro Premium Lights. B3 Spotlight 20 watts dual mode. Yan. Ang bili ko nito is nasa 1,000 plus. 1,080 kasama ng shipping. Kay ano ito? Red Speed Philippines. Shout out sa iyo, Red Speed. Sa kanya ako nag-order para legit. Ito siya, maganda. Ano siya, yellow and white. Oh, ngayon ang gagawin ko is ang gagawin kong high dini is yung yellow. Tapos yung low yung white. May balas na rin siya, 3 wires. Itong black 3 wires siya, black, yellow and red. Ito sa ground, itong yellow high at itong red, yun yung white. Okay. Dami lang gama. Kompleto siya mga kaibigan, may mga may bracket, may kasama pang allen key. Ito may bracket siya, kompleto, tsaka stainless yung kanyang mga tornilyo. Ngayon nag order din ako ng bukod na bracket niya, ganito lang oh. Stainless din ito. Sa ano ko naman itong in-order sa Shopee, bali nasa 108 lang ito. Actually mga kaibigan, yung isa itrinay ko ng kinabit, hinanapan ko na siya ng magandang kabitan at tara pakikita ko sa inyo. Kinabit ko na siya sa Aerox ko. Ito siya oh. Yung makikita niya sa ilalim. Ayan. Yan ko siya kinabit. So yung isa hindi ko pa na kabit. Tika wait lang ha. Yun mga kaibigan, ano siya, dalawa. Doon ko siya kinabit, ako makikita niya. Yun. May tornilyo siya. Tinanggal ko siya. Ganito yung tornilyo niya. Ito. Ito kasi yung tornilyo doon sa kabila eh. Yan. Kaya, naikabit ko siya. Yan. Ang ginawa ko, ganito ang itsura niyan eh. Tinanggal ko yung tornilyo, di ba? Tapos itinornilyo ko itong ganyan. Yan, ganyan siya. Tapos dito ko kinabit yung ano, yung mini driving light. Tapos bumili na lang ako ng tornilyo. Ito. Yan. Siya yung pinalit kong tornilyo para ma-hold niya yung ano, yung bracket. Ayun. At kakabit din natin yung isa. Okay. So, yun ganito ang itsura niya, mga kaibigan. Yun. Kung nakikita niyo yung parang stripe na pahabang ganun. Ganun ang position niya.
kailangan nakatayo siyang ganyan. Yung pangalan nandun sa ibabaw. So ang ginawa ko din sa bracket na ito, nirekta ko na lang siya dun dito. Hindi ko na ito ginamit. Kasi dapat nakaganyan yan eh. Ayan, nakatornilyo. Tapos dito mo siya itutornilyo. Ayan, ganyan dapat yan. Tapos ngayon dapat kakabit kong ganyan. Eh, hindi siya pwede. So ang ginawa ko, hindi ko lang ito pinabit. Hindi kasi magkaigi pag kakabit ko pa ito eh. So direct na lang. Tapos ito naman doon sa tinuro ko kanina, yung pinagtanggalan, bubili na lang ako ng tornilyo na ganito kahaba. Yan. Para doon kakabit ko to. Diba ito yung tornilyo kanina tinanggal ko para doon sa tornilyo. Ito ay pinalit ko. Yan. Lalagyan lang natin siya ng washer sa likod. Yan, kagaya niyan. Lagyan natin yung washer para pagsalpak natin doon, naka-washer yan doon sa likod. Yan. Tapos kailangan meron siyang kasawa. Ito. Yan. Para kumapit siya. Hindi ko na ito nilagyan ng ano. Hindi ko na siya nilagyan ng washer at ano naman eh. Hindi na kailangan. Yun lang sa likod. Kasi baka lumusot dun sa pinakang clip niya eh. Parang clip lang yun na ganito nga yun oh. Half thread yan eh. Half thread to. Para pag itinorilyo mo, yung bang humahapit siya na may clip. Kaya ginawa ko yung magkaasawa na lang na ganito. Bili lang kayo ng tornilyo, nakakasya doon sa butas. Yan. Okay na to. At kakabit natin. Tatanggalin lang din muna natin yung tornilyo kanina. Yung nakakabit dito. Tatanggalin natin. Yun, tanggal na natin to. Makakita nyo yan. Ngayon, ito naman ang ipapalit natin. Kakabit siyang gano'n. Pasok. Ito muna ipapasok natin. Naisipan ko kasing dito yung kabit
Yan, kumukha ito kung makikita mo. Makikita nyo yung isang yan. Para hindi na ako magtanggal nitong howling. Kasi ang hirap tanggalin ito eh. Itong howling nito. Yan. Makikita ninyo yun. No? Papasok natin siya. Yun, no? Pasok na. Oh. Yun. Makikita nyo yun. No? Iano pa natin. Ipapasok muna natin bago natin iano to. Bago natin ito itakabit kanya. No? Yan. No? Makikita nyo. Yan. No? Diba? Yan. Yan. No? Mamaya. Okay. Papasok muna natin. Kung makikita nyo yan, pasok na siya. Yun. Ito. Yun o. Diba? Diyan natin ipapasok yan. So yun mga kaibigan at ayan, ganda ng pagkakabit oh. Diba? Tamang tama siya rin oh. So pagka naikabit ko na siya at umiilaw na, saka ko uli i-adjust yan kung anong angle, kung medyo pababa pa ng konti o ano, kung ibababa pa o ano, i-adjust ko na lang kasi parang sayang rin doon sa ano eh, dito eh, ayun o, dun pero okay lang siya. Pero konting-konti lang. Hindi pa naman na final kung ano talaga eh. Kung tama na ba yung kanyang angle, kung masyadong mababa o na. Pag masyadong mababa, i-adjust ko na lang. So, at yun nga mga kaibigan, yung wire niya, i-ayos ko na lang dun. Padadaanin ko dun. So maaaring ikabit ko muna yung ano niya, yung balas bago ako maggawa ng ano, ng relay. Ikakabit ko na rin yung domino switch gaya nito. Ito domino switch. Yan. Dito ko naman siya sa kabila ilalagay. Yan. Dito ko siya ilalagay. Okay. Ito nga pala mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, baka mahirapan kayong maglagay. Kung mapapansin nyo, meron naman yung ano, may guide yan. Ito. Yan, makikita nyo may guide. Tsaka din sa loob, meron din yung guide. Yan o. Itatapat nyo lang yan. Yung dalawang pin na yan. Tatlo lang naman yan eh. Kung makikita nyo yung guide.
Hindi ko alam kung makikita sa camera o ano eh. Ayun, nasa baba. Yun, yun o. Guide. Nakatama yun dito. Sa loob niyan. Ay, sa labas pala. Ayan, ayan, ayan. Ayan, kung makikita niya, ayan o. Yan, yan. Yung guhit na yan. Okay? May guide yan. So, yung isa na ikabit ko na. Ayan. Kung makikita nyo. Iaayos ko pa yan. Pero nakakabit na yung ano. Nakakabit na yung mini driving light nya. Ayan kung makikita nyo. Ang ganda ko. Oh. Tsaka yun nga pala. Tinanggal ko na yung cover din eh. Ito na yung balas nya. Ilalagay ko pa yung isa. At hahanapan ko na lang kung saan siya magandang ilagay. So, yun mga kaibigan, na organize ko na. Okay na yan. Wala nang makalawit. Okay na. Tamang tama ang kabit. At ang sunod naman, ilalagay ko na rin ito dito. Dito to ko naman yung ito ikakabit. Yan sa ibabaw. Para medyo mataas-taas. Okay. Iwawiring ko na lang muna para ay kakabit nila ang ay yung relay. Okay. At sa huli nitong video, doon ko na lang ilalagay yung diagram. Yun yung gawa ko lang eh. At i-video ko din yung diagram para makita ninyo yung diagram. Sasama ko. Dito ko sa huli ng video ko ilalagay. Okay, kakabit ko muna itong domino switch. Domino switch ang aking ginamit. Ayaw ko nung hollow switch. Kasi magbubutas ka pa nung dito eh. Pag hollow switch eh, dito. Ito hindi na. Ganun din naman ang function nun. Hanapin mo lang yung common ito. Yung gitna. Yung kagayan nito, ang common ito, yung gitna. Okay. Kaya yung pinakang high and low nito, itong black at saka brown. Yan. Okay. So, mamaya ko na lang sa inyo pakikita pagka nakakabit na. So, yun mga kaibigan, at na-organize na natin yung balas nung dalu, yung balas nung ilaw. Pinagsama ko na yan, dalawa. At pulupot ko na lang din eh. Inorganize ko na. Tapos yung switch nito, yung domino switch, okay na yan. Ay kabit ko na siya. So, itong ilaw ng domino switch, ang pinakang common niya itong blue. Ito ang high, ito ang low. So, tapos ito ang gagamitin kong relay, mini relay. At wiring na lang, iwa-wiring natin to. Ito okay na siya. Ito na lang ang kulang. Yun. At wawiringan muna natin to. Siya nga pala mga kaibigan, kaya mas maganda yung i-wiring na muna ninyo yung domino switch at saka itong balas. I-organize na muna ninyo maigi para matansya ninyo kung gaano kahabang wire na ilalagay dito.
So ito, tansyado ko na kung gano'ng kalaking kahabang wire ang ating ikakabit. Okay? Max. Siguro, pag may tig-isang dangkal, okay na. Okay. Pag-wiring muna tayo. So, pwede na natin dito ilagay. So, yun mga kaibigan, pagsasamahin lang muna natin itong mini relay para hindi tayo mahirapan. Gamit ang wire strap. Yan, pagsamahin yung ganyan. Then, susundan lang natin itong diagram. Yan. At magpapainitin lang natin yung soldering iron natin. So yun mga kaibigan, at konting paliwanag lang tayo din sa relay. Itong mid relay na ito, kagaya din ito ng malaking relay, wala kasi akong sample eh. Yung nilalagay sa ilaw, ito yung itong gitna, yun ang number 30. Yan. Ayon doon sa diagram ko, meron tayong relay 1 at saka relay 2. Relay 1 at saka relay 2. Ito ay number trigger ito. Ito, itong mga ito. Ito, number 85. Number 86, number 85, number 86. Number 87, 87A, 87, 87A. Itong number 87 is ito yung normally open. Ito yung 87 87 lang ito. Itong number 87 itong normally open. Itong number 87A normally close. Ganon din dito sa kabila. Ganon lang yan. Okay. So susundan lang natin yung diagram. At ito nga pala mga kaibigan, itong aking ginagawang ito ay DIY lang, at pinanood ko lang yung si ano, credit nga pala kay Katropa Ngalin. Salamat sa iyo Katropa, at sa pamamagitan mo ay natututunan namin ng mag DIY. Yun nga, at of course kapagkat meron din naman akong knowledge sa electronics, siguro ay kaya nagagaya ko. Yun. Kailangan basta't may alam ka sa electrical or electronics, kailangan alam mo yung function nito at saka yung takbo. Yun lang naman ang kailangan para makapag-DIY ka. DIY lang ito eh. So, shout out sa iyo, Katropang Ngalin. Okay. At hindi ko na ibibideo yung paglalagay natin ng wire, at medyo mahaba yun. So yun mga kaibigan, at magano tayo, magre-review. Pasensya na kayo sa maingay na kapaligiran. So yun ito mga kaibigan, ito yung balas. Dalawa yung pinagsama ko na. Pagsamahin niyo yung pula, itim, tsaka dilaw.
itong ano niya, itong black, ano yan, dudugsungan natin ang wire yan, diretso na yan papuntang battery. Ito namang dilaw ay nakakonek yan dito sa ano, nakakonek yan dito sa relay number 2, number 87, itong yellow. Ito. Yan, itong yellow ito. At ito naman pula, nakakonek yan dito sa 87A ng relay number 2. Ito, itong kulay blue. Lagay natin yan dyan sa pula. Yan. Okay. At ito namang isang dilaw na rin ito, number 86 ay i-coconnect natin sa accessories dito. Hahanapin natin yung accessories nya, ano yung light brown yan, ito sa accessories ito. At ito namang white na may stripe na yellow, ito number yung pinagsama nating ano, yung pinagsama nating number 86 and 85. I-coconnect natin yan sa ground, magiging ground yan. Tapos yung number 30 ng relay number 2 tsaka number 87 ng relay number 1 ay pinagsama natin. Yun. Okay. Tapos dito naman sa domino switch, ang ginamit ko nga ay domino switch kasi meron siyang pagkakaiba sa domino switch at saka sa ginagamit nilang tawag dito, yung hollow switch. Magkaiba siya kasi yung hollow switch meron siyang supply na negative, positive. Yun naman ay para sa ano lang, sa ilaw nun. Kasi may ilaw yung hollow switch eh. Bali, ano yun? Ang connection nun is common, tapos normally open, normally close. Pag hindi siya nakapindot, pag hindi siya naka-on, naka-normally close yun. At pag naman pinindot mo siya, magkukontak yung normally open. So, pag yun ang ginamit ninyo, hindi mo naman gagamitin na yung normally, ano nun eh, yung normally close. Ang gagamitin mo lang dun yung normally open. Ay, pasisya na kayo mga kaibigan at ano, maingay. So, dito naman sa switch ito ng hollow switch. Kasi ang hollow switch naman is three-way. Ano siya? Common, tapos ay itong dalawang ito, switch na ito. Number 1 at number 2, switch yan, itong brown at saka black. Tapos ito namang kulay, ano niya, itong kulay blue, yan ay kinukunik natin sa common, pinakang supply yan. Sa common natin ikakabit yan. Ang kabit natin yan is sa ano pala ito, sa accessories, sa accessories pala ito, sa light brown. Tapos sa alin ba yung sinabi kong 86, ito ay nakakonek pala sa ano yun, i-coconnect natin ito dito sa kulay black yan, kasi ito yung magiging pinakang normally open pag sa domino switch. Tapos ito namang kulay brown, hindi na natin ito gagamitin. Pinakang ang naging gamit lang ng domino switch ay switching lang siya. Pagka siya ay normal na ganyan, nasa gitna siya, yung bilog na yon, naka-common yan. Ngayon, pag iniyon mo yan dito sa yung may dalawang guhit na yan, yan ang gagamitin ko eh. Yan. May supply na siya. Magiging ano na siya,
Kasi yan ang pinakang ginawa kong normally open eh. So palibasa itong domino switch is walang normally open at saka walang normally close. Toggle switch siya. So halos parehas lang siya ng function. Ewan ko kung naiintindihan ninyo ko. Kasi ganun ang aking ano eh. Pag iniyon mo dito yun, yung normally open magko-close yun, masusupplyan niya itong ano, masusupplyan niya itong relay, yung relay number 1 magsusupply na siya dito at yun, iilaw na yung ano mo, pagka-iniyon mo itong motor magkakameron siya ng supply at pag naman pinatakbo mo yung motor, sasabay na yung kanyang mini driving light. Kung siyan siya naka ano, halimbawa, kasi pag normally pagka tumakbo na yung motor, may ilaw na siya dito sa headlight. So yun ay sasabay na yung low ng iyong mini driving light, sasabay na yan pag naka-on yung iyong ano. Kaya pwede mo siyang patayin, pwede mo siyang di paganahin. Ngayon pagka pagaganahin mo, isi-switch mo lang to. Tapos pag naman inihay mo yung kanyang nag-high beam ka, sasabay din yung high beam ng iyong mini driving light kung saan siya nakasit, kung dilaw ba o puti, sasabay yan. So puputulin muna natin yung video natin at ayusin ko lang yung connection kasi hahaba yung video natin. Okay. Ito nga pala mga kaibigan, ang ginagawa ko dito is inihihinang ko siya. Mas gusto ko yung nakahinang, isa din sa itinatap, pero pwede rin naman yung itinatap. Tapos ang pambalot ko is ito, sinkrable tube yung pagpinaso mo. Ayan, lahat nakahinang yan. Ayan yung panghinang ko, ayan. Tapos yan. Okay. So, yun. Mamaya na natin re-reviewin yung iba pagkatapos nating i-wiring. I-de-direct natin dito sa battery. Tsaka hindi ko na rin siya lalagyan ng fuse kasi meron naman siyang relay. Kasi pag may relay, protection na rin to. Kasi ano din to, 10 ampere. 30 volt DC to 28 volts to 30 volts to. Yan. Gawa nitong ano, tsaka ang ginamit ko yung mini relay para maganda siyang ilagay dito. So yun mga kaibigan, tapos na. May wiring ko ng lahat. Yung galing sa domino switch, hindi na natin gagamitin yung kulay brown. So yung galing sa domino switch, yung kulay blue ay inilagay natin sa accessories, sa light brown. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. So ayan, papunta ng accessories yan. Ayan, kulay brown, kung makikita nyo, ayun. Itong isang white na ito, galing ito dun sa isang relay. Pinagsama ko na lang sila. Ano lang naman yan eh. Pinakang magiging supply ng ano yan. Ng relay. Kasi once na nag-on ka ron, lalabas yan dito. Ito yung pinakang ano niya. Susupplyan naman niya yung kanyang relay. Ito yung relay number 1.
Ito yung relay number 2. So yun. At yung negative ng balas, ito, di ba pinagsama-sama mo yan, yellow, black, at saka yung red, papunta na ng battery yan, ito. Ginawa ko na lang siyang white kasi wala na akong wire na kulay itim. Yan naman yung kahit anong wire ang kulay, pwede. Total, ako rin naman ang gumawa, di siyempre alam ko na rin yan. Tapos yung pinakang positive nitong relay number 1, yun, yung number 13 yan, papunta na rin ng ano yan, battery. Ito magiging supply, yung pinakang black galing doon sa domino. Tapos ito namang galing sa balas, yung ano niya, nakakonek siya yung yellow, yung pinakang high beam niya, nakakonek sa 87. Ayun, makikita nyo 87. Tapos yung kulay blue, ito yung 87A, nakakonek sa low. Kaya pagka hindi ka naka-on, hindi ito masusupplyan, walang iilaw sa headlight mo. Natural pa rin ang yung pinakang stock na headlight, ang iilaw, yung natural niya, ang iilaw. Ngayon, pag inion mo siya, pag inion mo yung domino switch, iilaw yung low niya, low. Kasi masusupplyan ito eh. Automatic yan, kasabay yung ilaw ng ano, yung ilaw ng low ng motor, kasabay yung low ng mini driving light. Pag inion mo naman yung high niya dito sa pinakang switch ng kanyang headlight, sasabay naman yung kanyang high beam, yung kaya nakakonek din yan eh, supply yan eh. Kukonek naman yung masusupply naman yung kanyang relay number 2 sa high beam din, kaya magkasabay yan. Iilaw din yung pinakang ano niya, yung pinakang high ng ating mini driving light. Okay, so itong yellow niya, yung high terminal number 3 sa relay number 2, number 85, yan yung ating ano, nilagay natin sa high beam. Ayan o, high, yan ang pinakang high beam niya. Dito ako kukuha yan. Lalagyan ko ng tape yan mamaya, kaya may tape yan eh. Pinakikita ko lang sa inyo. Ayan. Yan yung yellow. Papunta yan doon sa switch ng headlight. Kahigh beam yan. Ayan. So, yun ang ating number 85 at saka 86 yung pinagsama natin kanina. Ilalagay nyo na lang yan sa ground kahit saan dyan, basta yung black wire. Pwede rin din sa body, pero ako dito ko yung nilagay. Ayan, ground dyan. Okay, so dito na ilagay ko na rin yung ano, ayan, na-wiring ko na rin siya. Okay, ngayon titestingin naman natin. Sara muna natin to. So yun mga kaibigan, at tapos na ito, na-organize ko na. Ngayon naman ay titestingin natin, patatakbuhin natin. Yun. Ito, naka-ano pa yan, hindi pa naka-on. I-on natin ito. Yun. Kita nyo.
Ni-on ko ito. Ayan o. Di ba? Ayan, kumakakita niyo. Okay, pwede na lang sa baba. Ayan o. Iahay natin. Pagkita niyo dito. Pag nakahay siya, ayan. Yun. Kulay dilaw yung hay ko. Ayan. Nakahay din siya. Nakahay dito. Ayan o. Liwanag o. Tingnan natin. Ayan o. Diba? So hanggang dito na lang ang video ko, mga kaibigan. At maraming maraming salamat sa inyo. Ingat lang kayo sa pag-wiring. Pag kasi DIY lang ito. At ilalagay ko rito yung diagram sa huli nitong video. At sundan nyo na lang yun, hindi kayo maliligaw. Okay? So shout out na lang sa mga subscriber ko at sa mga silent viewer. Maraming maraming salamat sa suporta nyo, mga kaibigan. At may panibago na naman tayong video. Yun, patayin natin. Buhayin natin. Yun. Pwede nating patayin yan. Ito lang gamit nating pinakang ano niya. Yan, ulo. Pag binuhay ko to, nakalurin siya. Oh. Di ba? Kayo na lang ang bahalang mag-adjust nung ano. Kaya na lang ang bahalang mag-adjust nung mini driving light sa baba, kung mataas ba o mababa. Okay. So hanggang dito na lang ang video natin. Maraming maraming salamat sa iyo, mga kaibigan. Salamat.